lahat. At siyempre po, nagpapasalamat po tayo sa oras na ibinigay ng ating butihing Mayor Francisco Isko Moreno Dolmangoso at ang ating pong mahal na Vice Mayor Hani Lacunapangan. At siyempre po, nandito rin po ang ating council, city council ng ating mga ang ating konsehal na nagbibigay din po ng oras para po makasama natin sa makasaysayang pangyayaring ito dito po sa ating lugar sa Baseco. Nagpapasalamat po kami, Mayor, na sa pagkakaroon ng pandemya ay nagawa niyo pang magpatayo ng ganitong mga bahay para po sa ating mga sa aking pong mga kabarangay. Lubos-lubos po kami nagpapasalamat at yung sinasabi natin na iba na wala. Nangako na po si Mayor, mayroon pa pong kasunod. At sana po, yung ibinigay po sa inyo ngayon ng ating punong lungsod ay inyo pong ingatan. Ito po ay isang bagong kabanata sa ating buhay na magkaroon ng isang maayos, malinis, at ikinararangal na lugar dito po sa Baseco. Kaya nga po, tayo po ay magkaisa na ito po ay alagaan. Huwag po nating isunod pa doon sa dati nating kaugulian na tayo po ay madumi o kaya yung mga basura kung saan. Ito po ay pinatayo, inayos, pinaghirapan, pinagpaguran ng ating punong lungsod at ng buong konseho ng Maynila. Kaya po, sana po, pakiusap lang. Ingatan po natin mabuti. Mayor, may tanong lang po ako. Bawat pong magparada dito sa loob yung Pilita Garita. Okay, ha? Maliwanag po. Nililiwanag ko lang. Ang kalsada pong ito ay ginawa para sa maluwag na pagdaan ng ating mga sasakyan. Pag emergency, madaling padaanan. Kaya nga po nagawa ito. Dahil po nung nagkasunog, ay hiniling po natin kay Mayor na ito ay ayusin. Akala ko nga hindi matutupad dahil pandemic. Pero nauna po tayo sa condominium at binondominium. At isang karangalan po para sa atin na taga-Baseco na tayo ay naunang nabigyan at kauna-unahan sa lungsod ng Maynila. Ito pong horizontal housing na nanggaling mismo sa kaban ng Maynila at sa panahon ng pamumuno ng ating mahal na mayor. Ito po, maliwanag lang sa lahat. Bawal pong mag-park. Yung hindi po yata, taga rito ha? Para hindi po dumami. Ang magpa-park lang dito, yung may mga bahay. Ito po, isang parang ano na to eh. Isang compound na pag-aari lamang nung nakatira sa loob ng Baseco community. Kaya yung may na nga, mga naglalaway dyan, na malaking paparkingan, eh mag-isip-isip po, bawal po, pinapauna na lang po namin at ipinararating po sa inyo. Muli po, Mayor, Vice, ating pangkonsehal, at sa buong bumubo ng lungsod ng Maynila, lalo na po yung nagpagod at nag-isip at nag-ayos sa ating pong Urban Settlement Office Family, maraming pong salamat. Sa ating pong mga kapulisan, lahat po ng tumulong at para maging isang ganap na katotohanan yung ating pinapangarap at pinapangarap din po ninyo. Maraming pong salamat. Maraming salamat po, Kapitana Diana Espinosa. Muli, congratulations po sa beneficiary ng Baseco Community Housing. Naway pagpalain po tayo ng Panginoon at hangad po ng pamahalaang lungsod ng Manila ang bagong bahay, bagong buhay at bagong pag-asa para sa inyong pamilya. Nais po namin pasalamatan ng lahat na nakiisa sa makabuluhang programang ito sa bumuo ng Baseco Community Housing Project, Department of Engineering and Public Works, Manila Urban Settlements Office at ng pamahalaang lungsod ng Manila. Maraming salamat po at palakpakan po natin sila. Muli, ito po si Camille Escanio. Maraming salamat po at pag
mabuhay tayong lahat. Inaanyayahan po natin si Mayor Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Honey Laguna Pawan na tumungo po sa ating model house unit. Muli po, pinaalalahanan po natin ang bawat isa na tumugon sa physical distancing. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Magandang umaga. Ayan. Ang puso ay ito yung inyong pangarap natupad na rin sa wakas, lilipat na lang kayo. Ayan, ayan, kasama tayo nakipagsiksikan dito sa araw na ito. So mabuhay kayo mga kabayan at pasalamat kayo at nakamit na ninyo yung pangarap ninyo na magkabahay ng libre. So ito po, may tubig na at may ilaw na. So ayan po, ito po yung ano, model house kung saan hindi na tayo makapasok dyan at marami na po tayo mga kasamaan na sa trabaho na nandiyan dyan sa loob, media man at mga vlogger nagsisiksikan sa araw na ito. So ayan po mga kabayan, ito na natupad na yung pangarap ng ating mga kababayan na nasunugan. So kanilang-kanila na. So, napakagandang karsada. Napakagandang pabayan. Laki-laking karsada. At ayan po. Bayan, oh, ready na, may tubig, sariling tubig, meron din sariling Meralco. So wala ka nang gagawin kundi lumipat lang, kaya napakaswerte ng nabiyayaan ngayong araw na ito. Please.
sa buhay ng nanay tatay ko. Anong kagalakan ng mga magulan dito? Yun din ang kagalakan na yun. Alam niya naman, ha? Kaling din naman ako sa ganitong pamumuhay. Mahirap maging mahirap. Tapos may pandemyo. Kasi masaya ako. At natupad ko yung hindi namin natupad. Na pangarap. Na siya naman natupad ng mga nanay at tatay nila ngayon para sa kanilang mga anak. At marami pa yan. More to go. Well, as far as their rank is concerned, wala naman siya sa akin. Yung 2,000 pesos nila, na kanilang ulog, buwan-buwan, pagka sila yung mangat na sa buhay, at gusto na nilang bumili ng sarili nilang kanila. Halimbawa, makabili sila ng lote, o pabalik sila ng probinsya, o 10 taon sila nakatira dyan, o 2,000 isang buwan, o times 24,000. Times 10 years, 240,000. Isosoli namin yung 240,000 sa kanila. Kaya para lang sila nag-iimpok. Talagang ito, an honest to goodness, free housing. Hindi niya alam nila mabibenta. Pero, hindi man nila mabenta, kahit nakaapu-apuhan nila, magsasabing dali na sila, kanila pa rin yan. Kaya nga, katuloy lang ang sabi natin kanina, one to sawa. Pero ba, may phase 2. Tapos, siguro, the day, today after tomorrow, yung natitirang unit, yawal na. Kasi ano yun, 200 plus 2. So ito yung mga nakakompleto na kamay. Tapos, cross finger, o yung matapos na natin yung ano, based sa engineering update, by September, tapos na structural ng condominium. By December, tapos na yung condominium. Yun ang goal natin. Para sumayaman ang Pasko ng mga taga sila yung nasunugan. Sila yung mga nasunugan. Kasi ng araw, ilang beses ang sunog ko, sunugan na ito. Halos taon-taon ang susunog ko. Kasi nga, dikit-dikit. Tapos, kung matayo nila, gusto nila matayo, bandang muli, yun yung binibili ni chairman kanina na wala nang madaanan. Kaya nila mo ito ng apoy. Then, nangyari yun, kasagsagan ng pandemya. Kaya sabi ko, basta ito pangako ko sa inyo. Bumeta muna kayo sa Gridley, buksan muna natin, tatayo ako ng housing. E good thing, naniwala sila sa akin. Good thing, naniwala si chairman at mga tagawad niya. Kaya natira natin ito. Ito sa Wapali, gusto ko open space, park, may laruan ng bata. Para hindi tumambay sa eskinita, kasi although lahat ng eskinita nito ay sementado, may drainage system to. It has its own drainage system, water system, and electrical system. Kaya may park, ngayon, higira naman tayo ito, makikita ko nakakalit. Hindi naman isusunod natin. Ano, phase 2. Para tuloy-tuloy lang yung development. Naku, cross finger. Baka makagawa pa tayo ng mga 300. Masaya nga naman, kami lang pumunta mismo. So, mga kababayan, ha, ito yung pinangako ni Yorme na phase 2. So, malaki pa yung area na ito. Wala pa rin na so, yung hindi nabiyayaan ngayon at kulang yung unit ay mayroon pa po sa susunod. Ito po yung sa harap natin at may kalawakan pa yung area na ito. So, ayan po. Kikita po ninyo ang area na ito. Pero ito pong area na ito ay gagawing playground para sa mga bata ng basiko niyan. So, kabila po yung dinidingdingan na yan. Yan yung magiging phase 2.
Saturday, Sunday, today, Monday, 120,000. Hanap ako na ang tao in 3 days. Mukha, mukha. Kasi direct we're going 40,000, 42,000 isang araw. Muli, sa mga kabayan, at ito po yung ating update dito sa ating inaugural dito sa Basiko community. At abangan po natin yung mga susunod na pangyayari dito sa ating Basiko community. At magkakaroon pa ng magkakaroon pa ng pisto at itong gagawing playground. So tuloy-tuloy po yung update natin dito sa lugar na ito. So hanggang sa muli, mga kabayan, magandang umaga. So ito po, saksi tayo ngayon sa pamimigay ng bahay sa araw na ito. Magandang umaga, maraming salamat. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, so papindot naman yung subscription, isama mo na rin yung notification. Maraming salamat, bye-bye.